So hello mga Kulit Shop, isang magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ayan, so nandito pa rin kami sa Sitio Ragatan, Bangkot din ng Cavite, no? Isa na naman pong bike ang ating i-bike check for today. At ito po yung ating Tosic Traverser 2.0, 27.5, alright. So habang nagbabike po yung anak ko, kanina-kanina po nag-aaya. Kaya tatapusin ko na po yung video natin agad-agad. No? Alright, so dun muna po tayo sa specs ng ating bike. Ayan, so last time yung ating Tosic Hunter ang ating diniscuss. Pero so for today naman po itong Tosic Traverser natin, ha? 2.0. Alright, so kung mapapansin nyo po yung frame niya, ayan po ang kulay, medyo gold na brown na mayroong decals dito na naka mararamdaman natin. Ayan, Traverser 2.0. May nakalagay dito cross-country configuration. Ayan. At meron siya dito ang reinforcement para dun sa ating seat tube. Ayan, nakaganito po siya. Ang kanyang welding ay hindi pa po smooth weld. Ayan. Pero okay din naman yan dahil ibig sabihin alloy dahil meron siyang kaliskis. Alright, ito nga po pala ay 27.5, ayan po ang kanyang gulong. Ang gulong niya po ay G-Lure, okay, G-Lure na gulong tan wall. Ang size po niya ay, ayan po ang size niya, 27.5 by 2.2. Medyo baligtad nga lang po yung rotation itong rear na gulong nung nabili ko, no? Sa unahan po ay ganun din, 27.5 na G-Lure. So naka double wall CNC alloy rim na po siya. Harap at likod naka alloy hubs. Ang tatak po ng hubs niya ay wala, nabura na po siguro yung tatak niya, pero alam ko yun ay Senza. Ayan, alloy hubs and then steel na spokes. Okay, ang kanya pong shock absorber ay coil fork. Ayan, coil fork na may lock in lock out. Ayan po yung lock in lock out niya. Okay, gumagana naman po yung lock and lockout. Smooth na rin naman po yung bounce niya. Ang kanya naman pong stem ay, ayan, medyo lumabo. Ang kanya pong stem ay Tosic. Ayan. At ito yung Pengtay. Pengtay na headset. Naka Tosic din po na handlebar. Ayan. Siya po ay, alam ko, bakal. Naka 9 speed. Naka 1x9 po ito. Naka 9 speed na Senza MX9 shifter. Naka shimmers na hydraulic, ayan, harap at likod, naka shimmers na po na hydraulic yan. Malambot po ang kanyang handle grip. Sa kanya naman pong upuan, eto hindi ko po alam kung ito po ang kanyang original na upuan. Pero kung hindi man po, okay din naman po yung upuan na ganito. Ang kanyang seat post ay Tosic, naka clamp po siya ng ganito, yung lumang style. And then naka quick release clamp. So yung kanya pong rear brake ay dito dumaan na hydraulic hose dito sa labas. And then meron siya internal cabling, may abang po siya dito. Ayan, meron po siya abang dito sa sa left side. At sa right side naman po na andito yung kanyang shifter. Naka internal cabling na po siya pababa. Ayan. At kung maglalagay po kayo ng FD, meron po siyang abang. Ayan. Naka ang crank po niya ay Tosic din, alloy. Hindi ko lang po matandaan kung ilang teeth 'yan, pero nasa 32 yata or 33 teeth 'yan. Then naka ito, may Tosic siya na ano dito. Decals. Dito naman po meron din siyang Tosic pero hindi masyadong kita. Nakalagay cross country MTB. Ayun. Makikita niyo po cross country MTB. Then MX9 na RD. Ayan. Then, ito po ang kanyang cogs or sprocket. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, may nangangagat po na langgam. Ang kanya pong kadena ay, hindi ko na po mabasa ang tatak. Nabasa ang tatak, pero nakalagay ay parang tech. O, yan po, parang tech. Hindi ko alam kung ano yung nakasulat. Oh. Hanap tayo ng ano. Naka missing link din po siya. Ayan, oh. Missing link.
Ayan, missing link. Missing link po ba ang tawag nga po dito? Ah, Tech Power. Malabo po. Ayan, baka sa naka-Tech Power po siya na kadena, malamang. And then, ang kanya pong COGS 36. Ayan. 36, 32, 28, 24, 21, 18, 13. At yun ako, hindi ko na po makita yung isa. Masyado na pong maliit yung nakasulat. Okay, so yun po. And then, ito po ang kanyang pulley. Ayan, nagtura na ang pulley niya. Ayan. Smooth shifting po talaga siya. Nakatono na mabuti. Ito po ang kanyang brake. Ayan. Shimmers na hydraulic brake. Then, naka-rotor. Hindi ko alam kung ano yung rotor niya, pero stock na rin po. Ito po ang kanyang side stand. Nilagay ko na lang din po yan. Binili natin. Ayan. Tapos, ito ang kanyang pedal. Yung plastic na original pa rin. Ito, crank niya, toxic. And then, hindi ko alam kung sealed bearing na yan. At yung kanya pong batalya, ay, yung head tube niya ay non-tapered. Meron po medyo nakalagay na. Pero po siyang logo ng Toxic dito sa harap. Ayan, may logo pa ng Toxic. Hindi masyadong kita yung mga decals niya dahil dun sa kulay niya na brownish, golden brown, parang ganun po. Quick release na rin po yung harap at likod. Ayan. Ayan po yung ating Toxic Traverser 2.0. Maganda naman po yung kanyang frame. Magaan po yung frame niya, magaan po yung bike. Ayan nga po, alagang-alaga natin tong ating Toxic Traverser. Medyo dito po sa kanyang, hindi ko alam kung anong part ng batalya to, sa bandang likod niya, medyo square. Square po siya. Hindi po yung katulad ng iba na pabilog. Ito pong part na to, square din. Tapos may Toxic po dito. Kaya na madali po akong nakapaglagay ng ating stand. So hindi siya gumagalaw. Sukat na sukat yung stand para sa kanya. Tapos meron ding abang dito. May abang dito para sa, siguro ito yung lagayan ng fender. Ito naman, meron siyang lagayan ng, kung maglalagay tayo ng, ano ba yun? Tawag nila doon, pang-cargo. Dito sa likod, ano? Ayan, yung lagayan ng mga gamit. Ayan, may nakaabang na po siyang mga tornilyuhan. Ayan, ano nga po pala siya? Ayan, yung cable natin dito. Ayan. Yung handlebar po natin, meron siya ditong parang target, no? Para malaman nyo kung ano ba yung position ng handlebar na gusto natin. Yun. Available din po ito sa 29, sa size 29er. Ano? Pero ito po nakalagay sa akin is 27.5. Ayan. So, ito nga po. Abang na. Gusto na po talaga tayo magbike. Ha? Ano masasabi mo, Zane? Magbabike po. Okay. So, magbabike na daw po kami. Alright. So, hanggang dito na lamang po ang ating video about sa ating Toxic Traverser 2.0. At sana po abangan nyo pa rin po yung iba nating mga bike serye. Regarding yun sa mga iba't ibang MTB na makukuha natin. Alright, so hanggang dito na lamang po. At mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang po tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye.